Alam mo, pag tumatanda ka na, iniisip mo, tamad na ako eh. Tinatamad na ako eh. Matulad ko, sa loob ng mahigit 35 taon, tinatamad na ako eh. Ayan. So, naghahanap ka ng income pag matanda ka na hindi ka na masyadong nai-stress. Na hindi ka na masyadong magtatrabaho. Ako yun! Nako. So ngayon, anong gagawin ko sa kaalaman ko? Ano? So, ito naman hindi bago. Ginagawa ito ng lahat ng gobyerno sa buong mundo. At ginagawa ito ng mga chief justices ng Pilipinas. Ipaliwanag ko lang sa inyo, opportunity is available. At ipaliwanag ko sa inyo bakit may box dyan. Okay. Tax laws create opportunities for those who seek them. Ganito po yan eh. Pag yung Chief Justice nag-retire, nag-resign, ang dala-dala niyan ay isang library sa utak niya na kaalaman. Anong gagawin mo doon, sir? Mayroong kaalaman yung taong yun. Ako kung marami akong pera, yung mga chief justices ng Pilipinas, kukunin ko yan eh. Kaya yung mayayaman sa Pilipinas, yung mga tycoon, mapapansin mo, yung commissioner ng Bureau of Customs, kinukuha nilang presidente ng company nila na ang negosyo ay nag-i-import. Yung commissioner ng PESA, Philippine Economic Zone Authority. Pag nag-resign yan, kinukuha as president ng mga kumpanya na nasa loob ng PESA, lalong-lalo na yung mga foreigners na pumapasok dito. Kasi may kaalaman yan. Hindi lang kaalaman, may mga connection. Matataas ang connection yan. Okay? Isa pang example, yung mga commissioners ng BIR, nagkakaroon yan ng malalaking kliyente. Hinahabol yan eh. Kahit na walang ginagawa, binabayaran because mayroon yung library sa utak nila ng kaalaman. Okay? So, ako may konting library lang, hindi naman marami. So, paliwanag ko lang mga bossing bago tayo magtuloy, ano yung box na nandito sa aking opportunity is available. Yung box na yan ay isang gift ko sa iyo. May box, imaginein mo, may box yan sa harapan mo, may gift. Sarado yung box. Wala namang gift na matatanggap kang nakabuyang-yang eh. So, in general, yung gift, sarado. Ang ganda ng balot. Sa akin, walang balot. Nakabox lang. So, bubuksan mo yan, sir, para malaman mo kung ano yung gift. At ina-assure kita, masayang buhay yung laman ng gift ko sa'yo. Ano yon? Tax laws. Ang batas natin, paliwanag ko lang, ay nagbibigay ng oportunidad. Hindi pera, oportunidad. Kasi pag alam mo yung oportunidad, madali nang gumawa ng pera. Ikaw yung gagawa, hindi yung oportunidad. Ang oportunidad, ipakikita lang sa'yo, ito yung pwede mong gawin. Okay? Nasa sa'yo kung gagawin mo. So, kailangan niya ng action mula sa'yo. So, anong unang mong action? I-accept mo itong ini-invite ko sa'yo. Ano ini-invite ko sa'yo? I-transfer ko sa'yo yung technology na alam ko. Ano yung technology na alam ko? Paano humawak ng letter of authority at first notice, checklist of requirements, subpoena, duces tecum, at second and final notice for presentation of record. Ayun! So, dahil dyan, magkakaroon ka ng hanap buhay. Instant! Hindi mo kailangan mag-aral na maging lawyer ka pa para maging tax specialista ka. Hindi mo kailangan maging CPA ka para maging tax specialista ka. Hindi mo kailangan makagraduate sa college para maging tax specialista ka. Mag-apply ka lang as franchisee. Yun lang! Ganun lang kasimple. Papaliwanag ko sa iyo, kung meron ka pang pagkakataon, mayamiyang konti, magkano yung pwede mong kitain? Kasi sipag lang yan, sir. Lahat na ng bagay ay pwede mong, hindi naman lahat ng bagay,
yung mga historical at available sa internet, makikita mo yan, sir. Paano mag-market, paano mag-advertise, paano gamitin ang Facebook, paano gamitin ang YouTube, at nasa sayo, paano mo gagamitin yung mga available tools na nasa bahay ka lang, kumikita ka. Okay, ano yun? Katulad ko, pwede kang kumita sa bahay ninyo. Ito yung ino-offer ko sa inyo. Okay? Yan. Libro yan, sir. Audit Protection Services from Letter of Authority. Ayan, makikita nyo dyan. To Subpoena Duces Tecum SDT. Yan po yung ino-offer ko sa inyo. Let us be partner. Okay? Magnegosyo tayo, sir. Ano negosyo natin? Audit Protection Services. Yan po yung nire-represent ng payong. Okay? Kahit hindi umuulan, may payong ka. Ang payong ang nagsisignify na ikaw ay protektado. Okay? Saan ka pinoproteksyonan? Sa harassment ng mga biro, yung Bureau of Internal Revenue officials, hindi naman lahat. Doon sa deficiency assessment na napakalaki, magsisimula lahat ng protection mo sa pag-uumpisa ng audit ng BIR. Kailangan may protection ka. Hindi alam ng tao na ang lahat ng inyong protection ay nasa umpisa. Wala ho sa top, sa end. Mali ho yung pagkaisipan na, oh, pagkat pag nadyadyan ako, during crossing the troubled water, tsaka ako pupunta, mali. Troubled na nga eh. May trouble na. So, before the trouble, ang sinasabi ko, lagi ko sinasabi to eh. Between prevention, mga ka-taxpayer kong mahal, ayan, prevention and solution, lagi muna tayong sa prevention. Pinakamaganda prevention. Why? Pinakamura yan, sir eh. Kung kulang ka sa vitamin C, or vitamin C means C is competence, C is courage, C clarity, oh, C care, ayan. Oh. Kailangan mo ng prevention. At mabibigyan ka namin, lalo ka na gusto mo mag-franchise sa akin, mabibigay natin yan sa mga taong malalapit sa'yo. Para ka lang naman nagbebenta ng insurance dyan. Financial advisor ako eh. Ngayon, hindi na. Tax specialist ako. So, kahit financial advisor ka, pwede ka maging tax specialist. Real estate broker ka, real estate consultant ka, pwede ka maging tax specialist. Nasa sa'yo yun, sir. So, i-accept mo lang yung maging franchisee ko. Siyempre, mag-a-apply ka. So, paano tayo mag-uumpisa at magkano ang kikitain mo? Sinabi ko nga sa inyo, madidiscuss ko yan maya-maya. So, bago tayo mag-umpisa, kailangan magpadala ka sa akin ng letter of intent. So, padadalang kita ng letter of intent kung mag-i-inquire ka. Paano ako mag-i-inquire? Pwede mo akong i-PM sa aking ka-taxpayer Facebook. Pwede mo akong i-comment sa ka-taxpayer Facebook at saka sa tax specialist na YouTube. Andiyan yung aking mga telephone numbers. Pwede mong i-text. I-text mo muna. Okay? And then, tsaka ka tumawag pag yung may hawak nung ano, sinabing, okay, please call. Tsaka ka tumawag kasi mga busy din yung mga taong yon. Or i-email mo ko. Andiyan dyan din yung mga email ko. Pwede mo akong i-email. Ayan, lumalabas dyan. Hintayin natin. Okay? Choose prevention. Tuturuan ko kayo mag-market. Tuturuan everything na kailangan ninyo dito sa negosyong to. Kaya nga franchisee. Transfer of technology. Okay? Transfer of system. So, yan yung mga email ko, pakikita ko lang sa inyo. Next is, pag kayo ay nakapag-submit niyan, ang susunod, sasagot ako, ito yung sagot ko, letter of engagement sa inyo. So, mag-i-engage na tayo. So, once na ito ay napirmahan, na-comply niyo yung mga requirements, may negosyo na kayo. Instant! Instant! Ano magiging benefit nito sa inyo? Of course, ayan, magiging audit, pwede na kayong mag-offer ng audit protection services. So, ang aking pangako sa inyo, magkakaroon kayo ng unlimited use ng aking, okay, ano yung unlimited use ninyo? Of course, yung aking tax specialista brand, may mentorship tayo from LOA to SDT. Magkakaroon kayo ng manual, ito po yung manual po ninyo.
bibigyan ko ho kayo ng manual. And unlimited ang training po ninyo. Siyempre, yung manual, unlimited din ho yan. Kung magkakaroon ho ng changes, ay magkakatanggap kayo ng manual. Wala hong bayad yung manual, wag lang ho ninyong ipamigay sa iba. Okay. So, yun ho yung benefits nyo. Ngayon, pag-usapan natin, sir, gaano kalaki ang marketing market niyan sa buong Pilipinas? Sa buong Pilipinas, maliit lang ho yung ating mga pwedeng maging clients. Mga 70,000 lang ho sa buong Pilipinas. Pero pwede ho natin silang i-charge ng 50,000 pesos ang bawat isa. So, ang market natin is 3.5 billion. Sa 70,000 LOA. Siyempre, hindi naman natin kayang servisyohan yung 70,000. Napakadami niyan. Makasampu o dalawampu kada taon, eh maganda na yon. Okay, di ba? So, alimbawa, sir, ano mangyayari, sir? Mga isang client lang, sir. Isang client lang sa loob ng dalawang buwan, ha? Dalawa. So, makakaroon ka ng 6 clients a year. So, kung kikita ka ng 40,000 per client, sa loob ng isang taon, sir, ay meron kang 240,000. Ang ibig lang sabihin, sir, ng 240,000, daig mo pa. Hindi ko sinisiraan ang mga minimum wage earner. Para kang Grab riders, para kang Lalamove riders, para kang Joy riders. Why? Ganyan ang kinikita nila eh. Ang problema nila, eh sila, delikado. Oh, nasa ano sila, nasa motor, di ba? Umulan, arawan, eh, pawis na pawis sila. Ikaw nasa loob ka ng bahay, wala kang pawis. Ang harap mo, computer. Tatype ka lang, submit mo, email mo, ando dun, tapos na yung trabaho mo. Hindi mo nga kailangan kausapin yung kliyente kasi pwede kayo mag-usap sa mamamagitan ng computer. O, 240,000? Anim na kliyente? Buhay na pamilya mo, sir. Huwag ka lang masyado magarbo. So, yan po yung pinapangako ng ating tax specialista franchise. Dissenting income. Now, pwede ho kayong magkaroon ng additional income. Kung lalabas kayo ng bahay at sasabihin ng mga taxpayer, ikaw na lang mag-file nung letter. Hindi kami marunong eh. O, di-charge nyo ng 2,500 for logistic. O, makaapat ka sa loob ng isang buwan o meron kang additional income na 10,000. Iyong iyo yan, sir. Walang aagaw sa iyo niyan. So, ibig ko lang sabihin mga ka-taxpayer kong mahal, kung alam mo yung batas at mayroong opportunity na pwede mong gamitin habang nasa loob ka ng bahay, nanay ka, hindi mo maiwanan yung mga anak mo kasi ikaw yung nag-aalaga. Dalawa o tatlong oras sa loob ng isang araw, kahit gabi natutulog na yung mga anak mo, pwede kang magtrabaho. Kung tatay ka, gusto mong dagdagan ang kita mo dahil gusto mong pag-aralin sa magandang eskwelahan yung anak mo, dagdag kita ito. Hindi ko sinabing mag-resign ka sa trabaho mo. Magtrabaho ka, ito ay hanap buhay after office. Okay? Ito ay hanap buhay after sending kids sa school. Ito ay hanap buhay para sa mga nanay at tatay, OFW, lalo na mga minamahal kong OFW, masayang buhay sa inyo, para ho sa inyo ito, para hindi na ho kayo maghiwalay mag-asawa. Ha? Kwasay-hiwalay kasi pag nag-OFW. Dito lang kayo sa Pilipinas. Maraming hanap buhay dito at yan ay makukuha nyo lang kung alam nyo po yung batas. Hindi ko ho ipagkakait yung library ko. Gagamitin ko sa inyo, gamitin natin. Masaya kayo, masaya ako, masaya ang buong Pilipinas. So, ina-expect ko, in a couple of days after manood mo to, ay magkaroon tayo ng magandang hanap buhay at negosyo para sa pamilya nating pareho. So, masayang buhay sa iyo, mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. See you later.